Hello, fellow teachers, parents, tutors, viewers, narito na naman ako. Good afternoon. Ngayon ang isishare ko sa inyo ay ang katandim ng Eastlove Reyes Technique. Hindi lang Eastlove Reyes Technique o reading approach ang dapat natin pag-aralan. May kapartner yan. Ang kapartner yan ay ang one-on-one strategy. Oras na makabasa ang bata, marunong siya magbasa, kahit na hindi pa marunong, nasa lesson 1 pa lang, lesson 2, lesson 4, ay dapat, gamitan na ninyo ng one-on-one strategy. At lagi kayong may class record sa progress reading record. And then, ililista niyo, iti-check ninyo kung sila ay natawag na, napabasa muna, araw-araw yan. Wag pa sa buong taon, mula June hanggang March, buong taon, araw-araw ka magpapabasa ng one-on-one. Sasabihin mo, baka naman, wala nang panahon ang teacher. Kasi sa dami naman ng estudyante, dapat papabasahin mo araw-araw. Hindi ko kaya. Kaya yan, kaya ko nga. Nang ako ay grade 1 teacher, kaya ko. One sentence a day. One sentence in English, one sentence in Filipino. Oras na sila ay marunong bumasa, bawat isa ay papabasahin mo ng one sentence in English and one sentence in Filipino. Sa isang sentence lang kasi, malalaman mo na kung ang isang bata ay fast reader, slow reader, average reader, o kung siya ay non-reader. At malalaman mo kung ano ang defect ng bata at diyan mo siya tuturuan para maribidyalan mo kung ano ang problema niya sa pagbasa. So wala kang magiging non-reader pag ginamit mo ang one-on-one strategy. Kahit na recess, sasabihin mo, "Ma'am, wala akong time." Anong walang time? Kahit recess. Lunch break. Ano pa yan? Religion. Ang religion, kahit na may religion teacher dyan, napapabasa ako. Cleaning time. Yan, board work. Alam mo, habang sila ay nag-sit work, habang sila ay nagsusulat, isa-isa ko yung pinapabasa. Wala akong sinasayang na oras. At record niya, walang makakaligtas. Dahil pag nakita kong bakante pa yan at nandyan yan, papabasahin ko yan. Bakante pa. May isa pang bata na hindi nakabasa. So, at ang kagandahan ng ang bintahe ng ang advantages ng one-on-one strategy, ang bata mismo ay nafe-feel nila na love siya ni ma'am. Lalo na kung pagtaga encourage mo, bibigyan mo ng candy o kung ano-ano, lalong napapamahal sa'yo ang bata. At ang bata ayaw nang mag-absent. Kasi nafe-feel niya na may concern sa kanyang guro. Pangalawa, ang bata ay nagkukusang loob. Nagkukusang loob magpaturo sa magulang ng pagbasa. Nagkukusang loob siya magbasa kasi hindi siya makakaligtas kay ma'am. Araw-araw siya pinapabasa at nahihiya siya kung hindi siya makabasa. Kaya kusang palo siya na siya nagpapaturo o nag-aaral magbasa, nagsasarili. Yan ay nagkakaroon ng banding ang guro sa ka-pupil. At alam mo kung ano ang defect ng bata sa pagbasa. Malalaman mo kung sino ang non-reader sa mga eskwela mo. At alam mo kung ano ang kanyang defect, kaya matuturuan mo, makukoreksyonan mo siya kung ano ang ituturo sa kanya kapag kayo ay nagwa-one-on-one. So, that is the best. Hindi ako nagpapabasa ng sabay-sabay. O kung nagpapabasa man akong sabay-sabay, alin yung story yan, papabasa akong sabay-sabay. Ako ang magbabasa. Ako ang magbabasa ng story na yan para maintindihan nila ang main idea ng kwento. Ngayon, tinahan ko sila ng two sentences sa ibaba. Sila na ang magbabasa. And then, bibigyan ko sila ng sit work. Pagkatapos, one-on-one na, followed by one-on-one. Mula June hanggang kaya napakaganda. Wala ka talagang magiging non-reader pag ginamitan mo ng one-on-one strategy.
Pero kung laging sabay-sabay, sabay-sabay sa pagbasa, let us read, read everybody, yung mga non-reader, hindi mo malalaman na non-reader kasi yan ang pinakamalakas ang boses magbasa. Gaya-gaya, yan ang lakas ng boses gumaya. Pag single out mo, pinabasa mo ng sulo, non-reader pala. So kung ikaw ay isang guru na panay lang ang pabasa ng sabay-sabay, hindi mo malalaman na may non-reader ka pala. Malalaman mo may non-reader ka kung ano na yan, malapit na ang reading evaluation, saka ka na magpapabasa ng individualized. Hindi, ano na, it's too late. Pero kung dyan pa lang, nagsisimula ka ng magpabasa, one-on-one, wala ka ng magiging problema. Dahil alam mo na kung sino ang non-reader. At saka, kung ikaw ay magpapabasa, huwag kang magtuturo o tatawag ng bawat ng bata na at random, basta sa nang tawag ka. Eh kung ang matawag mo ng reader o slow reader, ma-high blood ka. Edna, come here. Eh, paano yung kung isang, siyempre, ma-high blood ka na, stress ka na, ayoko na, hindi na ako magpapabasa. Madadama yung mga bright pupils na mabilis magbasa, hindi na sila makakabasa dahil na-high blood ka na. Pero kung mayroon kang progress record, na class record, arrange your pupils from the fastest reader down to the average, down to the hanggang makarating doon sa slowest reader. Pag nagpabasa ka niyan, Kate, come here. Basa ka kagabi. Opo, ma'am. Sige, basa. And then, ang bilis niyan. Ganado ka na. Inspired. Sige na doon.